Kamusta mga kapiso? Ngayon may papakita ako sa inyo na tutorial. Ito para sa mga newbie lang doon, kasi sa mga may nagpipisunet na, alam na nila 'to malamang. Nung nag-uumpisa kasi ako magpisunet, ang problema ko yung sa power switch. Ngayon, ang ginagawa ko, naghahanap ako ng mga lumang casing. Tapos kukunin ko yung front panel connector. Eh kaso hindi naman ganun karami yun, di ba? Eh okay lang kung tagsa 10 piso net lang gagawin mo. Eh paano kung 100? Hindi mo ubusan ka. Ngayon, habang tumatagal, nadidiscover ko yung paraan. Ngayon, isishare ko lang para sa mga baguhan na hindi pa nakakadiscover. Ngayon, pag bumibili kayo ng timer relay, kadalasan dalawa yan ang ano niya, ang cable na kasama sa relay. Tulad nito, itong cable na to para to sa relay. Pag bumibili ka ng timer, malamang dalawa ang kasama nito. Ngayon ang ginagawa ko, yung isa lang naman ang gagamitin mo, isa shut off ng monitor. So yung isa tinatapon na lang. Yun ang ginagamit ko para sa power switch. Ngayon, itong power switch natin, malalaman mo naman yan, yung mga motherboard, kadalasan meron namang nakalagay yan, on-off. So, ito yung on-off. Paano mo yung position? Ngayon, tatlo yung butas. Siyempre, dalawa lang kailangan mo dyan. Kasi, itong dalawa na magkatabi, ito yung switch. Ngayon, mamili ka lang. So, ideally, yung pipiliin mo itong dalawa, yung dito na side sa kaliwa, kasi ilalagay mo siyang ganyan. Yung isa lalagpas na lang yan, walang gamit na yan, lalagpas yan dito. So yung dalawa lang. Ngayon, para hindi sa gabal, putulin mo lang tong isa. Ayan. So lagay mo lang yan. Meron ka ng switch. Balatan mo lang to. Siguro mga 3/4 ng inch. Ganyan. I-twist niyo para madali siyang ipasok sa switch, kasi itong micro switch na to maliit ang butas, kaya i-twist mo para madaling ipasok. So ayan, twist mo lang ganyan. Dati kasi sinosolder ko pa to, sa katagalan parang sabi ko, hindi naman kailangan talagang isolder, basta na-twist mo lang ng gusto dito. At sa mga bagong unit ko, wala namang problema kahit na hindi nakasolder. So meron ka ng switch. Kung ang setup mo ay kailangan mas mahaba to, edi dugtungan mo ng wire dito. Kung sa tingin mo kapos tong haba niya, dugtungan mo tong wire. Kasi kahit baliktarin mo naman to, walang problema eh. Switch lang naman yan, pwedeng balikta rin. So yan, may switch ka na. Simple lang. Testing natin para makita nyo gumagana. Kakabit natin tong power supply natin. Yan. Kabit lang natin mabuti. Saksak ko.
So ayan. Saksak ko na. Testing natin. Yun. Manda ro. Off. Alamatay. On natin ulit. Yan. Simpleng-simple lang po. So, nababasan na kayo ng isang problema. Okay. Maraming salamat po sa panonood nyo sa video ko. Sana mag-subscribe kayo para marami pa akong videos na ma-upload. Maraming salamat.